senior citizens ay may mahalagang papel sa pagbuo ng masiglang komunidad. Dahil sa kabila ng kanilang edad, sila ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat sa pamamagitan ng kanilang lakas at tapang sa pagharap na sa mga hamon ng buhay. Tama ka dyan, Chia. Kaya naman ang pagbibigay suporta at respeto sa ating mga senior citizen ay napaka-importante para maipadama ang kanilang halaga sa ating bansa. At para bigyan tayo ng detalye patungkol sa senior citizens empowerment, ay makausap po natin ngayong umaga ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Franklin Quijano. Good morning, welcome to Rise and Shine. Attorney, this is Fee together with Chi. Good morning, Fee and Chi, and good morning sa lahat na tagapanood sa Rise and Shine. Okay, Attorney, ano po ba ang mga konkretong hakbang na isinasagawa ng NCSC para ma-empower o mabigyan ng boses ang mga senior citizens sa ating komunidad? Sa ngayon, umiikot tayo sa buong bansa para mapaalam ng mga senior citizens at senior citizens organization na may National Commission na of Senior Citizens, at pinapaalam din natin sa mga senior citizens ang lahat na programa na ginagawa ng komisyon. Una nito ay tulad ng sinabi ni P, ang mga senior citizen ay may mga magagaling na mga abilidad, may mga skill sets na dapat ipamahagi sa susunod na henerasyon. Gusto nating tumulong pa hanggang ngayon ang mga senior citizen para magiging talagang empowered sila, at alam naman natin na sila ay vast reservoir of experiences and skills, at maraming knowledge at wisdom, kaya gusto nating pumapil pa sila to play a role in national development, nation building, and enterprise development. Alright, Attorney, we understand, syempre, may mga diskriminasyon pagdating sa ating mga senior citizens. So, paano po natin nilalabanan ito bilang kasapi po tayo ng National Commission of Senior Citizens? Attorney, go ahead. Actually, sa paggamit pa lang ng pangalan ng tawag ng senior citizens in our dialect, mayroon ng mga denotation na sometimes ang context ay may iba. Kaya ang isa na binabanggit natin, sana careful tayo when we use, for instance, the word gurang in Bicol is a term of endearment. But in another place, ang gurang ay medyo may discriminatory context. Kaya I hope that sa kanya-kanyang lugar gagamitin natin. In fact, in Filipino, ang ginagamit na term ay nakatatanda. Depende po yan. In some place else, iba-iba ang words. Kaya in the English terms, ang acceptable ay elderly, dahil ang elderly ay ginagamit sa ating konstitusyon. Ang senior citizens, dahil ang senior citizens ay ginagamit sa ating batas. At older persons, dahil internationally, yan po ang ginagamit na termino. The term used to refer to a senior citizen is very important. Of course, kailangan ding ipaalam sa ating society, sa ating mga kapitbahay na hindi maganda mag-discriminate. At may batas po doon sa anti-discrimination. Kaya sana po everyone has to be careful not to discriminate or look down at any sector in our society. Meron din tayong gender law na kung saan kailangan hindi natin i-look down ang women, ang children, ang PWD, ang LGBTQ, and all sectors na marginalized. Tama. Alam mo, para sa akin tama yan. Dahil dapat talaga binibigyan natin ng respeto ang mga nakakatanda. Dahil sa totoo lang, sila ang talagang pwede natin sandigan, no? So kung paano tayo dapat mabuhay. Pero Attorney, sa ngayon po, yung mga discounts po sa senior citizens natin ay karaniwang mataas lamang sa mga gamot at restaurant. Bakit po ba sa mga grocery stores, depende lamang sa produkto ang percent ng discount? Meron po ba itong dahilan o patakaran?
Actually, Chi, may patakaran. Ang Republic Act 9994 ay nagbibigay ng 5% discount sa mga grocery stores. At ang pinag-usapan dyan ay yung basic necessities, yung essentials. May mga terminong ginagamit at may listahan din kung ano ang pwedeng i-discount. And then may threshold, Chi. Ang isang threshold na ginamit ay 1,300 pesos per week. Mm. Na kung saan, kung i-total mo, ay 5,200 pesos per month na mabibili. Kaya sa ngayon, nire-review natin ito kasi tulad ng sinabi mo, may mga produkto na kailangang isali na hindi na isali. For instance, ang isa sa pinag-uusapan ay yung adult diapers. Mm. Minsan, kailangan ang isang senior citizen ay gumamit na ng adult diapers. Ngunit wala siyang discount. Kaya sana tulungan nyo kami na ipaalam sa ating mga media friends, sa ating senior citizens at saka sa mga negosyo na kailangan i-review natin yung mga benefits at privileges na karapat dapat na ibibigay sa ating mga senior citizens. Mm. Alright, you've mentioned about reviewing the privileges, pero we want to know also, Attorney, yung plans ninyo when it comes to on sa pagpapabuti ng access ng ating mga senior citizens sa ating usapin ng social services or ating mga benefits. Go ahead, Attorney. Sa ngayon, because we are in transition, yung mga benefits ay nasa DSWD pa. Yung social pension, centenarian, assistance to senior citizens, caregiving facilities ay itatransfer pa lang from the SWD to the National Commission of Senior Citizens. Ngunit, ganun pa man, ang National Commission of Senior Citizens ay nasa preparation stage, napuno na niya yung mga regional offices niya at umiikot na yung mga empleyado, mga volunteers ng senior citizens na kung saan ang unang hakbang na gusto natin ay sana lahat ng senior citizens ay kasali na sa database. Kaya hinihikayat po ng National Commission of Senior Citizens na magka-online ang lahat ng senior citizens. Nang sa ganon, kung may mga benepisyong karapat-dapat at kung may mga programang dapat gagawin, hindi na po mahirap dahil database na tayo. Hindi po madaling gumawa ng mga programa kung walang data. Kaya sinusunod natin yung panawagan ng ating presidente na dapat sundin yung digitalization. So, if all the benefits and privileges are to be looked at, kung tingnan natin, nasa batas po 7432-9257, lalong-lalo na sa Republic Act 9994, at ang bagong amendment nito, Republic Act 11916. Alright, Attorney, pahabol lamang, no? Kasi meron po tanong online, no? Bakit daw po yung discount sa bread ay 5% lang? Nako, okay. In fact, may isang ruling dyan ng DTI na sinabing ang bake shop ay hindi kasali. So, medyo okay lang na may 5% dahil yan po ang nilagay sa Republic Act 9994. Isa siyang grocery item, kaya 5% lang po ang binibigay. Okay. Oh, well, dapat siguro i-adjust nga rin yun, Fina, dahil malaking bahagi yan sa pang-araw-araw ng ating mga... Mapa-breakfast, lunch, napakain din yun. Correct. Well, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng impormasyon tungkol sa pag-empower sa ating mga senior citizens. Attorney Franklin Quijano Muli, maraming salamat po at ingat po. Maraming salamat din na PNC and ulitin ko lang, nire-review natin ito dahil bagong tayo pa po ang National Commission of Senior Citizens. Salamat and God bless. Thank you, Attorney.